Last, question and answer. Kaya mag-alala, hindi ma-alis yung ano-ano. Question. Pastor. Bakit? Ano yung ano, parang general yung flow ng democracy. Flow ng democracy. Kasi sinutukoy din. Ah, sinabi ka nga yun eh. Sana tayo flow. Ibig sabihin, yung maganda yun, di ba? Lahat mo boto, babae, lalaki. Pinag-aralan, wala. Ina may maganda. Ay, isa naman yung ganito, di ba? Balikan natin yung marina. So, kasi ganito yun eh. So, the more na mas konti yung namimili, nag-roll-on, the more na hindi maganda, di ba? Except, of course, sa defined government. Ang Diyos ay isa lang, pero pag siya namuno, maganda. Ayan, okay. So, from none, to one, to few, and then to all. So, obviously, mas maganda to, in a way. Pero anong flow niya? Yun nga, kaya nga nagkaroon ng representative. Kasi pag lahat na boboto, hindi na marunong lahat, magulo, maramihan, okay? So imagine nyo, yun nga, kung maraming anak ng mga Muslim, hindi Muslim na tayo kasi marami kami. Hindi, ganun dapat inaalam natin ano yung tama at mali. Ganun dapat ang gobyerno. Ay makakabuti sa atin ngayon at in the future. Ganun. So mahirap talaga yung trabaho ng gobyerno, pero yun nga, yung gobyerno tayo din naman eh. Next generation, hindi natin alam, baka si Rampin na yun ngayon ng Talban, San Mateo, si ano na, si Esi. Ganun yun eh, wala na yung mga yan. No? So paano nga mangyayari yun? Yeah, so tayo yung magtino. Aralin natin yung dapat natin gawin. So maganda yung democracy, magandang pakinggan, pero hindi siya nag-work. Paano komunista? Maganda pakinggan yun, pantay-pantay eh. Mag-work ba yan? Saka nakakita ng komunista na bansa na ano, na maayos. China po. Sa ano lang yun, sa in the surface lang. Okay? Sikat na mabango yung pangalan nila. Pero actually, yung mga tao nila, yun ang sinusumpa yung leader nila. So hindi yun nag-work. Sige po, question. Theocracy. Theocracy ba? Yung batas ng Diyos na maaari ba sa ating kapanahonan ngayon na influence tayo sa ganito sistema na kasama ba? Ang karamihan sa ating sa Pilipinas na lang, ano eh, yung kalamak na sa kasamaan, may possibility ba na idawat ng Panginoon kung sino yung tao na maging theocracy na tayo? Yung batas na ng Diyos, yung siya na koordinador. Ang may kinalaman sa tanila kanina ni One World Government, actually ganun ang gagawin nila eh. Susubukan nila. Masabihin nila, maka-Diyos sila, kaya kay Antichrist, sabi niya, ako yung Diyos! Parang kay Buloy. So, tama yun eh. Yung direction ng sinasabi ko kay Diyos, okay. Ito pala yung maganda, ito na yung gawin natin. Kaya tanong, paano nga? Diba? Yung idea kasi, idea lang yan. Parang komunista, pantay-pantay, okay na. Idea lang yung gawin mo, paano? Hindi mo siya magawa kasi may mga reality ng buhay na hindi isosokotahan kung ganito ang base ng gobyerno. Eh, nangyari naman sa China, kaso marami lalo na pahamak. So, hindi natin gustong i-risk yun. Yan, ito, pwede ba natin gawin ito? Feasible ba yan ngayon? Hindi rin. Kasi pag pinilit mo sila, again, di na faith yun. Plus, ano ba yung sasama kanina? Yung mga kasamaan na patay natin lahat. Yung mga heinous crime, tama yung patay na. Pero, yung mga yun, kailangan sumamba kay Jesus sa walang Muslim. Ipilitin mo ba yun? So, kayo kasi yun, maganda yun. Kaso, hindi binigay yan sa panahon natin. Later yun. Yung sa millennium, actually sa millennium na, meron pa rin. May mag-o-oppose pa yan eh. Pag inaaral mo yan sa millennium, hindi naman lahat niya Kristiyano. Later, lolokoy na lang sila ni Satan after ng 1,000 year. Hindi ko pala na ano ito. Basta ito yung 1,000 year, ito yung si Jesus mismo, physically, yan dito sa mundo. Siya yung maghahari. Sinabi po yan sa, sinabi dito? Bukod sa Revelation 20, paulit-ulit na po yan sa
sa Bible ay isang araw ang Panginoon ang maghahari. Ang Panginoon ang maghahari, ang Panginoon ang maghahari. Ni-specify lang dito yung the number of years, 21 pa lang. Eh? Ito. So ito po yung sabi dito, isa mangyayari in the future, syempre yung kalaban ay paano maghahari si Jesus dito sa mundo ng talagang siya lang at walang kalaban? O dapat si Satanas ay itatali. So ito pinangyari dito, itatali siya, sabi dyan, the lay down of the dragon, yung angel daw. Yung angel na yun, babain, sabihin, itatali, kukulong, yung Satanas. Sino daw yung Satanas? Yung dragon, old serpent, devil, Satan. Okay? At siya itatali daw ng 1,000 taon. So kaya ito po yung tinatawag nating millennial reign. Isang libong taon. Okay, na si Jesus ay maghahari dito. Therefore, masaya yun kasi lahat ng sabihin, limitado yung gawa ni Satanas kasi nga, katali siya eh. Diba? Therefore, yun na, kaya wala nang manluloko sa mga nation. Pero, later, papakawalan siya. Diba siya papakawalan? Para husgan ulit. Okay? So, doon ko lang punta dito. Yung tanong kasi eh. Yung bakit hindi na theocracy? Yung kasi hindi pa ngayon, hindi pa. Ang Panginoon mismo ang nag-ordain niya, di ba? Sabi niya, dating siya, pero hindi pa ngayon. So, paano mo nga paghahariin ito nang wala pa si Jesus? Wala. Yung iba, sinusubukan nila, pero difficult eh. Yung iba kasi dyan, hindi realist eh. Parang niya si Pacquiao, yung mga Christian, ano? Si Labante, si Acosta, sino man yan. Hindi nila alam kasi yung Bible. Ang ginagawa na sinasayang na usos, may kisaw-saw sila doon. Anong gagawin nila pag nandun na sila? Mabuti ko manalo nga. Hindi nga nanalo yan. Luto na yan eh. Yan hindi nila naintindihan. Sa panahon natin, luto na yan. Ibig sabihin, hindi nila nagbobotohan yan. Plus the fact na... Hindi pa man ang popular na appointing sa siya ng Panginoon. Ano pa ba ito? Tama ba yung... Baliktad yun, obviously. Hindi naman siya si Jesus yun. Ibang nga sabihin, Jesus siya, di Antichrist siya. O, isa yun sa mga Antichrist. At sinasadya nila yun, binababoy nila yung Christianity. Para yung ibang tao ngayon, maging desensitized na. Pareho lang yung mga pastor eh. Kahit hindi. Pero hindi nila alam yun eh. Yung iba. So yun. Ako lang nga yun, nakitig ko rin yung isang beses eh. Yung mga... radio station siya na tinatanong siya, parang kala mo, parang Soriano din. Nagko-commentary, kasi yung mga siya nakikinig sa kanya, oh, ganun pala yun. So, ano yung sabi niya, ibig sabihin ngayon, bilhin niya tayo na. Gusto hindi kasi di pa nangyari yung laptop gun eh. Sige po, question na po. Yung may kinalaman sa ano, mga bata, question. Sa ba? Gusto ko maging yung mayo. Ha? Total, ano ako? Magaling ako? Makarismatic ako? Basta, anong advice mo? Yan ang sa akin niya, basta, di ba? Bata ka, politik ako. Pero yun, depende kasi anong kalagay ng ating politika sa panahon natin ngayon. Hindi naman ginugusto ng mga tao dito yung tama eh. So pag sinubo mo yung sarili mo dyan, para kang tumalun sa isang mahigit na dalaba. Pinatay mo sarili mo. Sinayang mo lang. So that, alam mo exactly anong gagawin mo. Bilangin mo na, sabi sa Psalms 90:12, ano sabi ko? Kasi may mga birthday ito ha. Dahil ganito. Ay, basa. Ready, go. Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ito na yung nag-iisang Psalms ni Moses. Right?
Sabi ng ni Moses, tuluan mo kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw. Sabihin lang nun, eh, ilang taon na ba? 18? Patang-bata. 18 ako, wala pa ang alam sa buhay. Hindi naman lumaki sa church eh. Anyway, so bilangin mo na, yung katulong, magpupulitika ba ako? Sino mong magpapamentor ako yung akusta? Sino man yan? Baka yung makapastol daw yun. Tingnan mo sa Bible, anong dapat natin ginagawa? Naikihalo ba tayo sa politiko? O baka may mas maganda tayong gawin yung dapat at tama natin gawin at kaya natin gawin at the same time, posible at nakalay sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Ano? Ha? Ano ba? Hindi na po pang soul winning eh. Eh pwede ka lang mag-soul winning kung politiko ka, di ba? Anyway, bakit hindi nalang gano'n? Kung politiko ka, di soul winning ka sa ano, salita ka sa ganyan. O ba't hindi ka naman? Ha? Hindi mo talaga natin maniniwala eh. Ba sa atin ba na lahat naniniwala? Hindi rin. O bakit hindi ka naman politika? Ano ba? Paano masabi hindi ba sa Bible? Eh, meron naman yung mga ano yan eh. Katuloy kasi na si Naibin ka, nag-politin niya. Eh dapat righteous nga yun nandiyan para maging righteous ang tao. Bakit nga hindi? Kasi bulok na yung sistema ng... Eh ba't di natin ayusin? Pag maayos yung ano, eh negative ka naman eh. Basta, ano? Nature ng tao yun. Kaya nga baguhin natin, share natin yung gospel. Magpaka politiko ka, saka mo share. Kulitin ko na tayo. Pastor, ano po, pag, para ano, umunod sa pagpupolitiko, kailangan po talaga i-bless yung mga tao kasi kailangan mo na support ng mga tao. Mayari kahit dita doon, kailangan mo na mga tao. Kasi kaya yung role kasi ng mga ruler na ano, hindi sila mamunod sa kasi ng mga tao. Oh, pero ang tanong natin kanina, ngayon, yung natutatakay ba din? So, especially sa mga young people, why not influence the world by means of politics? Civil government. Next door natin ngayon, hindi tayo yung didikta ko. Kasi diktador akong pastor. Hindi ganun. Explore natin. Oh, God. Napolitika ko na? Bakit hindi? Halimbawa na lang natin, pastor, kaya ikigibigyan ng iba. Yeah. Pastor siya eh. Tapos nirecheck kasi pagka-Christian niya, karamihan sa mga unbeliever na ano, nirecheck siya. Ibig sabihin, ang Diyos talaga, pagka-Christian ang pinag-usapan, dami kasi yung umayaw na salibutan lang, na salibutan na yung kanilang pananalig. Okay. Yung mga taong nasa, ano, mga wicked, yung mga salibutan lang. Gusto, ayaw nila suportahan yung, palagay nila natin si, hindi ko yan ay talagang Christian, pero di naman sa talaga sa inyo yung mga tulad sa'yo na talagang yung ano mo. Pero sa kanya, di ba tumakbo yun, tumakbo, hindi siya nanalo. Pero maganda naman yung kasi hanapin na sa Panginoon eh, bakit hindi siya yung pinili? Dahil ang pinili ng sanglibutan, yung ng tao dito sa sanglibutan, yung puro lang na sarapan sa buhay, yung mga kasayahan lang, malayo sa Panginoon, malayo sa... So in short, bakit tayo yung tayo mananalo? Mahirap manalo pagka yung pang lingkod ng Diyos yung ano, yung nakaubo sa... Provisor nga rin yun. Hindi tama, anyway, tama yun. Mahaba lang ng... Pero ang simple. Tama rin yun. Ibig sabihin, yun nga eh. Hindi tayo mananalo. Yun yun, sa panahon natin ngayon. Kung realist ka, mananalo ba ako? Kung hindi ka mananalo, nasaya ka ng oras? Yan ba ang paraan ng Diyos? Maniniwala ko, Catholic, na sinakop yung Pilipinas, tapos baptize kayo, Kristiyano na kayo. Alam mo nang mali yun eh. So, alamin mo muna yung tamang discarte ng Diyos. Yung way niya.
ano ba yung way niya para ang tao ay maligtas and then gawin yung dapat? Ganito ba? Nabulahin mo yung tao? O tama yung pwede ko yan. Sige, alam na nilang, kamuli ko kami ganyan, ang dang convolutive na yan. Ibig sabihin, ang gulo niyan. Tapos, papasukin mo. So, parang blind faith. Ah, basta, mga Christian, mga sipa kayo, magdibig kayo, mga sipa kayo, ganun eh. Ah, marami ng Christian dyan. Oh, Bible pa siya. Diba? Kung alam mo, hindi ka mananalo, kung sayang oras mo. Eh, pastor, negative naman yun. Yun ang totoo eh. Hindi binigay sa atin ng Diyos yun sa ngayon. Babawi itong mundo, yung mga mananampalataya sa kanya, siya yung mag-rule, saka tayo yung mag-rule with him. Hindi yung ikaw, yung ako magbabago, parang yung naalala ko yung aming kaibigan. Na alam niya, mali na sila yung church nila, kaya taga-victory. Oo, alam mo yun, naniniwala ko, mali na talaga to eh. Pero, nung aalis ako dito, paano naman sila? Wala akong magkasama. Ngayon, hanggang na, doon pa rin. Oh. So, hindi realistic. Hindi mo nalang yung tamang diskarte na paraan ng Diyos na talaga mananalo ka. Yun. So, yun. So, ano ba yun? Ano ba kitilangin? Para tayo, anong gobyerno?